Hello mga kakusina! Para sa ating recipe for today, kakailanganin natin ng 2 cups of peanut. So itong peanut na to ay yung may balat pa. Tapos ilagay lang natin to sa isang mixing bowl. Ayan mga kakusina, ito naman yung pang 2 cups ng ating peanut. So isasalin ko lang din tong lahat dito sa ating mixing bowl. Ayan, o diba mga kakusina, mura lang ang kilo ngayon ng peanut dito sa palengke. For sure sa inyo ay mura lang din. Pag nailagay na nating lahat mga kakusina yung ating peanuts dito sa ating mixing bowl, kakailanganin lang natin mga kakusina ng tissue paper. Ayan, tapos punas-punasan nyo lang itong peanuts. Ayan, para mamaya hindi tayo matatalamsikan ng mantika. Ayan, so pag napunas-punasan na natin itong mga kakusina, i-drain lang natin to or sasalain natin para matanggal yung mga balat na hindi na dapat isama pa. Ito lang yung ginagawa ko mga kakusina. Meron lang akong strainer, tapos tinataktak ko lang siya para matanggal lang yung mga balat na hindi na natin dapat pang isama. Ayan o. Yan. Pag natanggal nyo na yan, isasalin lang natin to sa isa pang malinis na mixing bowl, tapos start na tayo sa ating recipe for today. Ayan mga kakusina, pag na-transfer na natin sa isang mixing bowl yung ating peanuts, kakailanganin natin ng 2 pirasong itlog. So ilalagay lang natin to dito sa ating peanuts, tapos sabay na natin siya sa pag-mix. Ito na mga kakusina, naisaling ko na yung 2 itlog sa ating peanuts. So, imimix lang natin to hanggang sa maging well-coated na yung ating peanuts ng eggs. Pag namix nyo ng maigi mga kakusina yung itlog dito sa ating peanuts, i-drain lang natin to para matanggal yung excess na itlog. Ito mga kakusina, dinidrain ko lang yung ating peanuts kasi hindi na natin kakailanganin pa yung excess na itlog na inilagay natin. So dapat konting coated lang nung eggs. Tapos lalagyan na natin to ng cornstarch or corn flour after natin siya madrain. Kapag nidrain na natin mga kakusina yung excess na eggs na inilagay natin, maglalagay lang tayo paonte-onte ng cornstarch dito sa ating peanuts. Ayan, so i-coat lang natin to ng cornstarch para mas maging crispy yung ating peanuts. Ayan, so ang inilagay ko dito ay 5 to 6 tablespoon. After adding ng cornstarch, maglalagay lang ako ng konting salt. Ayan, tapos mga kakusina, maglalagay din ako dito ng konting Spanish paprika. Ayan, so para meron lang siyang flavor sa ating peanuts. After adding ng ating salt and paprika, mga kakusina, imimix nyo lang to, tapos dapat maging ganito yung consistency ng ating peanuts. Hindi siya ganun karani dapat. Hindi siya dapat namumuumuo. Ayan, no? Dapat hiwa-hiwalay na yung peanuts. Sa aking kaserola mga kakusina, nagpapainit lang ako ng mantika. Dapat alam natin na lulubog yung ating peanuts. So pag mainit na yung ating mantika, pwede na tayong mag-fry ng ating crispy peanuts. Ayan, tapos pag piniprito na natin to mga kakusina, dapat hinaan na natin yung ating apoy. Para hindi mabigla yung pagkaluto at the same time, hindi sunog at hilaw yung ating peanuts. So lulutuin lang natin to ng ilang minuto, tapos i-drain lang natin to. Kapag niluluto nyo na to mga kakusina, alalay lang kayo sa paghalo ng ating peanuts para hindi siya mamuudon o hindi siya manikit sa ilalim ng ating kaserola. Ayan, so pagluto na ito mga kakusina, i-drain lang natin to, tapos lutuin lang natin yung iba pang batch ng ating peanuts. Ayan mga kakusina, luto na yung ating first batch ng ating crispy peanuts. So i-drain ko lang to, tapos pag naluto na natin lahat ng batch, i-refry natin siya para mas extra crispy. Ayan, no? Ayan, so lulutuin ko lang tong lahat mga kakusina, tapos
Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Ayan mga kakusina, naluto ko ng lahat. Iri-refry ko lang to ng ilang minuto para mas maging crispy palalo yung ating peanuts. Tapos, after nyan, ididrain na natin to hanggang sa mawala na lahat ng mantika sa ating peanuts. Ayan, para mas ma-enjoy natin to. Alam nyo ba mga kakusina na ang recipe natin ay pwedeng-pwede nyong pang negosyo o kaya naman habang nanonood kayo dyan sa mga bahay-bahay ninyo, pwede nyo tong gawing snacks. Ayan, so masarap talaga tong recipe na to mga kakusina. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Ayan mga kakusina, na-drain ko na. Ayan o, halos dry na yung ating peanuts. Ayan. So, tinikman ko siya. Sobrang crispy na talaga. Tapos, may additional flavor pa siya kasi nga nilagyan pa natin siya ng eggs tsaka ng paprika. Kaya pwedeng-pwede nyo na itong umpisahan mga kakusina para ma-enjoy nyo na rin ang sobrang sarap na recipe na itinuro ko for today. Ayan na mga kakusina! Tapos na ang ating crispy peanuts. O diba, konting ingredients lang yung kinailangan natin dito. Ayan! So enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!